Atihan natin maunawaan, the boss maunawaan, ang bawat isa ay nilagha ng Diyos ng walang katulad. No? Pero meron ba tayong katulad? Meron ba tayong kamuka? Eh kahit na nga po yung magkakambal, dito may kasama ka ng magkakambal eh. No? Ito si Kuya Robin, hindi po yung kakambal niya, si Kuya Marvin. Kahit magkakambal sila, hindi pa rin talaga magkamukang magkamuka. No, ibig sabihin, yung sinasabi sa wikang English na sila ay unique. Sa ugali, sa gusto, sa mga naisin sa buhay, meron pa rin pong pagkakaiba. Hindi po ba tayo namamangha, nilikha tayo ng Diyos na merong pagkakaiba? No? At yung mga pagkakaiba natin ay minsan nagkakatulong-tulong para makagawa tayo ng magandang bagay. At etong Diyos na ito, sangayon sa ating sinabi kanina ay makapangyarihan. Siya ay banal, siya ay mataas, at walang imposible sa kanya. Pero ang sinabi po dito sa ating talatang binasa, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Meron po bang makakapagbigay sa akin ng magandang dahilan bakit tayo dapat ibigin ng Diyos? Meron po ba sa mga nanay natin, may naisip po ba kayong magandang dahilan bakit tayo dapat ibigin ng Diyos? Dahil ba maganda tayo? Dahil ba guwapo tayo? Dahil ba matalino tayo? Dahil ba mayaman tayo? Ano ang sapat na dahilan para sabihin natin na dapat mahalin ka ng Diyos? Dahil anak tayo ng Diyos? Meron pa po ba ibang sagot? Dahil matulungin? Alam niyo po, sinasabi po ng Biblia, no? Sakit man pong sabihin, sabi po ng Biblia, na kayo ay sa ama ninyong Diablo, sapagkat kung ano ang kanyang naisin, ay yun ang inyong ginawa. No, alam ba, ang isang bata, kayo mga bata, makinggan niyo po ako. Kung isang bata, ikulong natin sa isang kwarto, huwag natin siyang palabasin sa mundo. Matututo ba siya ng kasama? Matututo ba siyang magsinungaling? Patingin niyo po. Bakit po hindi? At bakit naman, oh, mga kaibigan, mga kapatid, yung kasamaan po nasa sa atin. Bakit? Ano po sabi ng Biblia? Walang matuwid, wala kahit isa. Kung ang ating ninuno, si Eva at si Adan, ay makasalanan, pwede ba tayong maging mas malinis o mas banal kaysa sa kanila? Hindi po, di ba? Sabi po ng isang lumang kasabihan na yung bukal daw po hindi tataas yung tubig na mas higit sa pinanggagalingan nito. Hindi po tayo pwedeng tumaas kung saan tayo nagdala kay Eva at Adan. In other words, sa madaling salita, tayo yung po ay nakasalanan. Ngunit ang sinabi po rito sa salita ng Diyos, tayo ay inibig ng Diyos sa kadahilan ng tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Tayo na tuldok lang sa daigdig na ito. Tayo na kung tutuusin ay dapat hindi po paglaanan ng oras at panahon. Tayo po ay inibig ng Diyos. At sinabi po sa ating talatang binasa, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Aho? At sino po yung kanyang kaisa-isang anak? Ang Panginoong Jesus. Kaya meron tayong pagdiriwang ng kapaskuhan. Dahil merong ipinanganak sa daigdig na ito at ang pangalan niya ay ang Panginoong Jesus. Alam niyo po ang Kapaskuhan, pag iniisip natin ang Kapaskuhan, ano pumapasok sa isip natin pag sinabi Christmas? O sa mga bata, ano pumapasok sa isip natin when we talk about Christmas o Pasko? Caroling, tama? Christmas light, tama? Regalo, tama? Ang dami pumapasok sa isip natin, pero alam niyo ba hindi doon tungkol ang Christmas? Ang Christmas ay patungkol sa kapanganakan ng Panginoon Jesus, pero hindi po natapos yun. Siya ay napako sa krus para sa ating kasalanan. Ang kanyang banal na dugo ay tumigis para sa atin upang ang galit ng Diyos, ang kaparusahan ng Diyos, ay huwag natin maranasan. Saan po yun? Sa lugar na tinatawag na impyerno. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, dito sa talatang ating binabasa, sinasabi nito, sapagkat kung sino man ang sumampalataya sa kanya, kayo mga bata, kayo mga nanay at tatay,
Sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang simpleng mensahe. No? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Diyos, kung ayaw natin maranasan yung kaparusahan ng kasalanan, merong kaparaanan na available sa atin. Ano po yun? Tayo manampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Alam niyo po, ang Kapaskuhan hindi tapos. Ang inisip lang natin, ang Panginoong Jesus, ipinanganak. Di ba? Ang larawan sa isipan natin na isang sanggol sa sabsaban. Kung wala na po yung sanggol doon, tama ba? Thank you.
Kalau ya, bersama.